Magandang araw ulit sa ating lahat mga kalikot. Ayun, may ayusin tayo ngayon guys, isang printer, Epson L3110 siya. So papaklining lang ng may-ari kasi bali puno na kasi yung drain tank niya dun sa likod. So tara guys, kalikutin na natin. Ayun, first step natin mga kalikot, bubuksan natin siya. Saka unang gagawin natin is may tornilyo siya dito, dalawa. Ayan. Ayan mga kalikot, tatanggalin natin yan, yung dalawa, para mabuksan natin itong head niya. Ayan, may warranty sticker pa siya. Baga, bagong ako palang unang makakabuklas. Ayan. Ayan mga kalikot, ito yung babaklasin natin yung waste tank nya dito sa dulo kasi puno na siya, na umaawas na kasi yung ink, kaya pinapaklining na lahat. Ayan mga kalikot, bali ito muna una natang tanggalin natin yung, para matanggal natin itong scanner nya. Ayan, tanggalin muna natin yung mga ribbon. Ayan, bali hilain nyo lang. Tapos ikaw natin pa kaliwa. Ayan, bali matatanggal na yung scanner nya para hindi sa gabal. Ayan, ako kasi mga kalikot, pag binubuksan ko na yung isang unit, sinasabay ko na rin yung ng cleaning para hindi naman nakakaya sa customer natin. Ayan, katulad nito, kung hindi natin siya lilinisan, yung may ganitong mangyayari. May mga excess na mga paper. Okay, pag hindi natin nilinisan, baka magkakaroon tayo ng back job. Ayan, pag nag-aayos tayo ng printer mga kalikot, kailangan may tissue tayo. Para yun yung pangpunas natin ng mga excess na ink. Tanggalin lang natin yung mga excess na ink kasi pag nadikit sa papel yan habang nagpreprint, kumbaga may babakat dun sa may piniprint nilang coupon ban. And pag na-check na natin mga kalikot, wala na siyang dumi or matapos natin siyang linisan, bali babaklasin na natin yung waste tank nya dito sa likod. Ito nga pala Epson 3110. Ayan. Ayan, bali may screw sya dito sa likod. Ayan guys, tatanggalin natin to para matanggal dito sa may side ng waste tank nya. Ayan, kaya pinapalinis kasi nagtatagas na siya. Bali full na yung waste tank niya. Ayan, bali hihilain lang natin to papunta sa atin, itong side cover ng waste tank niya. Ayan, tagas nga. Ayan, bali hihilain lang natin to. Ayan, may tagas nga. Bali, full na siya. Ito pala yung waste tank niya, ang kalikot. Ayan. Tapos lilinisan na natin siya. Ayan, bali, pag tinanggal to mga kalikot, may screw pa siya dito. Dalawa. Isa dito at saka dun sa, ayan, sa gilid. Ayan. Kailangan natin tanggalin yun mga kalikot para matanggal yung waste tank niya at saka yung side cover. Yan, bali kailangan natin pala ng flat screw para sundutin itong ilalim niya para matanggal. Bali, natanggal na natin siya mga kalikot. Ito,
waste tank niya. Ayan, puno siya. Ayan. Tanggalin natin itong side cover niya. So ito, pwede nyo rin tanggalin itong mga kalikot, itong hose niya. Dahan-dahan lang, baka magbutasan. Ayan. Hilain lang natin taas. Ayan. Kasi lilinisan pa natin ito. Ayan. Tapos lilinisan rin natin yung mga excess na ink bago natin ikabit mamaya pag nalinisan natin yung tank niya. Ayan, bali lilinisan na natin yung waste tank niya, mga kalikot. Tanggalin natin itong foam niya. Tanggalin na natin yan, tapos lilinisan ng tubig yun para matanggal, tapos pigain na rin, mga kalikot, yung foam niya para mawala yung ibang ink niya sa na yung nasipsip ng foam. Ayun, bali tapos na natin siyang hinugasan, mga kalikot. Ayan. Kailangan pigain yung mabuti para mawala yung ink niya, tapos magda-dry siya konti kasi sobrang piga na niya. Ayan. Ayan, tapos linisan rin natin itong maigi itong tank niya. Ayan. Ayun, tubig lang po, mga kalikot, yung kwan, pang hugas nyo. Mabilis naman matanggal kahit tubig. Ayun, bali, wala na siyang kwan, tubig. Ayun, natapos na natin linisan, mga kalikot. Bali, ilalagay na natin yung mga foam niya dito sa tangke niya. Ayun, kung mapapansin nyo, mga kalikot, may kanal siya o awang. Bali, mayroon din yung siyang guide dun sa loob. Oh. Ayan, mga kalikot. Dun din natin ipapasok yung kanal niya. Ayan, parang ganyan. Ayan. Tapos kailangan tong awang nitong kwan, yung malaki, kailangan nasa taas to. Tapos yung awang dito na maliit, yun pa rin yung guide niya dun sa pan loob. Ayun, bali, ganyan siya, mga kalikot. Ayan. Yung butas na malaki na awang niya, dito rin siya sa pinakataas. Ayun, bali, ilalagay na natin yung takip niya. Ayun, paglalagay ng takip, mga kalikot, ayun, paslide siya. Ayan. Tapos maglalak na siya dito. Ayan. Ayan, pag binalik na natin, mga kalikot, same procedure ulit. Kung paano nyo siya tinanggal, step by step, ganun rin yung pagbalik. Ayan. Lagay mo natin dito sa kanya yung hose. Sa butas. Ayan. Mali pala, mali. Sorry. Papasok pala natin dito. Ayan. Saka ilalagay sa butas. Ayan, dandan lang, baka mabutas yung hose niya. Ayan. Ayan. Tapos pagbalik, ayan, slide niya lang siya na pa ganun. Papasok. Ayan, sunod natin ilalagay, mga kalikot, yung side cover niya sa tank.
Kailangan huwag nyo munang iscrew tong tank niya para magalaw-galaw, magalaw-galaw mo habang kinakabit yung side cover niya. Ayan mga kalikot, bali nalagay na natin yung side cover niya. Bali itutornilyo na natin tong tank niya. Ayan, tapos lagay na rin natin yung screw niya ulit dito sa may taas. Meron pang isang screw. Saka natin ilagay itong tank cover niya. And guys, bali nalagay na natin lahat, mga screw, side cover, yung cover tank ng ink, nalagay na natin siya. Ayan, bali lalagay na natin yung scanner niya. Tapos testingin na rin natin. Ayan, sa akin kasi mga kalikot, pag nilalagay ko yung mga ribbon niya dito, tatanggalin ko muna to, itong side cover, para hindi ko siya madidisgrasya, para wala akong problema, malinis ang pagkakabit ganun. Ayan, bali binuka ko lang konti yung side cover niya para makita natin yung salpakan ng ribbon niya dito sa side nito. Ayun, same procedure pa rin mga kalikot. Kailangan kakabit muna natin itong kuwan niya, yung lock ng scanner niya, para mas madali natin ilagay yung ribbon. Ayun, pag nakabit na natin yung lock ng scanner niya guys, yung dun sa dulo, kuha lang kayo ng screwdriver. Yun yung pangpan natin, pang tukod yan, para hindi malaglag. Yan, saka natin ngayon ilalagay itong kwan, yung mga ribbon niya sa side, para hindi tayo mahirapan. Yan, una muna natin ilalagay guys yung maliit na ribbon, yung pinakamaliit. Ayan, daan-daan lang kasi baka mabaluktot. Masisira natin yung ribbon niya. Tutuklap. Ayan, pagtapos niya na nilagay yung mga kalikot, pwede na natin ibalik itong side cover niya. Ayan, lalagay na natin. Ayan, bali nalagay na natin yung dalawang ribbon. Ito na lang yung pinakahuli. Ayan. Ingat-ingat lang guys yung paglagay kasi baka maputol natin. Ayan. Ayan, okay na siya. Guys, balik natin ulit yung tornilyo niya dito sa side, yung dalawa, para mag-lock siya. Kasi pag walang tornilyo yan, natatanggal to. Ayun, bali tapos na natin siya na assemble mga kalikot. Bali testingin na natin siya kung okay bago natin i-forward sa customer.
Ayan, bali, itatry na natin siya ka mga kalikot. Ayan, okay na okay siya mga kalikot. Yun. Bali, okay naman siya. Wala naman siyang problema yung kanya. Yung pagpaprint niya. Yun, okay na guys. Maraming salamat ulit mga kalikot sa panonood ng mga video natin at saka sa video na to. Ayun, nakatapos ulit tayo ng isang unit mga kalikot. So, ganun lang yung paglilinis ng drain tank ng printer mga kalikot. So, ayun, maraming salamat ulit guys and God bless sa ating lahat.